Alright, positive day, Gilivers! This is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Ayan, so magandang hapon sa inyo lahat today, it's Sunday! So, bago natin tapusin ang araw na to, hindi tayo papayag na hindi makapasyal dito sa, hindi ko, Barangay Palili po. Barangay Palili. At pag sinabi mo Barangay Palili, malapit sa Banas. Hello, Banas. Nagturo ako dyan 7 years. 7 taong tumataginti. Anyway, so nandito tayo sa Palili at dinalaw natin ang bahay ng walang iba kundi ang University President. Ayan, President ng Bataan Peninsula State University at ang kanyang First Lady. At hindi muna natin papakita si President. Okay, so ba't ako excited? Kasi, you know, nung nasa Banas po ako, matagal din akong tumira kila ma'am. Nakikain ng apuna, nakikain ng almusal, nakibasa, and everything, yan. So, kasama na natin ngayon. Pakilala ko muna sa inyo, ha. Si ma'am muna, ang First Lady muna. Hello, ma'am Desi. Hello, hi. Kumusta na? Oh, yan. Siya ang First Lady ng BPSU, mga campuses ng BPSU. So, ngayon, ha. So, puputitinan natin ano ba yung ginagawa na sa President pag Sunday. Titingnan natin yung mga libro ni Sir, yung office niya dito. Ayan. Ikot tayo ni Ma'am. Kasi si Sir, mahilig po siyang magbasa ng mga something-something. Tapos, ma'am, yung mga bag niya pag-seminar, parang may natanaw ako doon. Kasi si Sir, pag nagsa-seminar siya, ano siya, yung bag niya malaki. Tapos, di ba kasi ang seminar ni Sir, taunan eh. Sambuan. So, ito yung mga, yan, medyo madilim. Ito yung mga bags. Ayan, mga bags ni Sir. Ayan mo na, ma'am, dyan na lang. Ayan yung mga bags ni Sir pag umaaten. Kasi pa, mga seminar ng mga president, sir, ganun pa rin. 3 days, 5 days na yun, ma'am. Sige. Alright, so, delivers, ha. Medyo nakaikot na tayo ng konti. Ito nga yung ginagawa natin. Isang bagay na matagal ko na rin pinangarap sa buhay ko, na nagagawa ko nung nasa Banas ako. Yung upo ba ako sa bahay nila, ma'am, nila, sir, tapos nagkakape. At ngayon natupad na siya. So, kasama ko nagkakape ngayon, si Ma'am Des. Hi, ma'am. Hello. Ito lang. Oh, ma'am. Nagtitimpla ako ng kape. Oh, ito lang yung pangarap namin eh. Simpleng buhay. Eh po, mga ba, naging komplikado na yung buhay namin. Naging komplikado sa talino. Nung araw kasi, delivers ah. Nung araw, after ng 5, pupunta ako sa kanila. Si Sir Greg naman kukuha ng mga kabuti po ba yun? Oo. Mga masam sabi niya, hiwa-hiwain niya. Tapos basa-basa, tapos kape-kape kami. Simple lang ako na yung kuba ngayon, komplikado. Pag matatalino, nagiging komplikado. Sa dami ng trabaho. Kumusta ba, ma'am? Naman, ito masarap talaga dito. Alam nyo kasi kaya ano ako, iba talaga yung kabaitan nila, ma'am, eh, nung nasa Banas ako. Mga kakampi ko sila. Kakampi natin. Tapos ngayon kasama ko nandun. Ilan taong tayo hindi nakita, ma'am? Ewan ko sa iyo, nung alis ka. Minsan lang tayo nagkita. Pinag-makdo mo kami. Kasama si Lisa ata na naman. 2002, eh, ma'am. Hindi ko na alam. Ay, pakam natin makita. Okay, so delivers, nandito tayo, nagkakape pa rin tayo dito sa barangay. Huwag natin sabihin yung address, baka magpunta. Basta dito tayo, nakikikape tayo dito. Natupad na rin natin pangarap natin na magkakape with the President. Ayan. So doon sa may hindi nakakilala, papakilala ko sa inyo ngayong hapon ang President ng Bataan Peninsula State University. Wala iba kundi si Dr. Greg Rudis. Hello, sir. Hello. Ayan, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Kape po tayo. Kape. Dinalo ko si Sir. Matagal din kami hindi nagka
nagkasama eh. Nakikita kami pero madali yan lang, nasense. Oo. Oh, sana busy eh. Pero ngayon, wala siyang takas. Ah. Nandito ako mismo sa bahay nila. Sir, mag-share ka naman ng mga ano ba yung mga tips natin sa mga school leaders. Hindi lang isang president. Siyempre, inherent naman sa pagiging head of school, yung vision, academic programs, ano-ano, et cetera, et cetera. Pero para maggawa mo yun, kailangan meron kang mga bagay na dapat tingnan. Una, yung siyempre, yung tao. Okay. Kailangan you need to attend to the welfare of your kasi people. Ang dami ng faculty nyo. Kasi ilang campus yan, sir? Six campuses. At ang dami ng empleyado niyan, sir. So, bawat isang campus, iba-iba yung kultura. Yun. Hindi ko mo nakasulat na yan, okay na yan. Hindi yan na nakasulat sa libro o sa Biblia na forever ngayon na ganun ang magiging policy. You have to review it. Tingnan kung yan ba nakakatulong pa dun sa... So may mga periodic reviews po kayo. So sa changes, it varies. Kung ano yung, lalo na ngayon, ang daming mga patakaran ng CHED. Daming mga new programs. Yung new, no tuition fee, sir. Isa yun. To be implemented yun. Na yun. No? Medyo yung no tuition fee. Siyempre, wala kami kukulektahin. Totoo ba yung no tuition fee? Totoo yun. Totoo po yun. Kung walang kukulektahin, ibig sabihin, kailangan kaming maghintay noong pondo na ibibigay ng CHED. Ng national government. Oo, corresponding to the number of students that we have. So kung yung tuition para doon sa ganung karami, at saka miscellaneous fees, yun dapat ang ibigay ng gobyerno sa amin so that we could operate normally. No? Kasi normally. May mga expenses din ang expenses. Kung hindi ganoon, then kailangan namin pagkasyahin kung ano yung meron kami na hindi naman kaya dahil wala kaming pampasweldo dun sa ibang mga faculty na karagdagan. Tsaka yung mga gastos supply, sir, di ba? Yes. Pag dumami, mas marami na kailangan. Okay, sige. Thank you, sir. Ah. So, mamaya, ikot naman tayo sa... Gusto kong makita yung mga books ni sir doon, mga tables. Ah. So, mamaya, babalik tayo. Yeah. Sir, so, ito yung office mo dito. Inilipat mo na yung office mo dito. May... Sir, ano ba yung official ano mo dito? Pag dating mo, basa agad. Houseboy. Maniwala naman. Hindi kami naiiniwala. Let's go!